Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Kamusta po kayo, Sir PB? Ako nga po pala, si Chris. Kasalukuyan po akong naninirahan ngayon dito sa may Sampaloc. Pero, laking probinsya din po ako. Mayroon po kasing pangyayari sa buhay ko ay hindi ko po makakalimutan. At ito po ay naganap noong 15 anyos pa lamang ako. Ang baryo po namin noon ay masaya dahil maraming naninirahan. At halos magkakamag-anak lahat at talagang magkakakilala. Pero kalaunan, naging malungkot ang lugar namin dahil karamihan ng mga tao ay nagpapamaynila sa pag-asang makapagsimula ng bago at masaganang buhay. Naging mahirap din kasi ang buhay dun sa amin noon, kung kaya napipilitan talaga ang karamihan na lumuwas ng Maynila upang mamasukan. Dahil doon ay kakaunti na lang ang natira at karamihan pa nga ay yung mga matatanda at mga kabataang wala pang kakayang makapagtrabaho at nawala yung dating sigla ng baryo namin. At nang mas lumala pa ang kahirapan, ay doon na nagsimulang kumalat ang mga nakakatakot na pangyayari sa aming lugar. Isang gabi, habang nakahiga ako kasama yung aking mga kapatid, ay bigla na lang nagkahulan yung mga alaga naming aso. Pero hindi ko naman iyon masyadong binigyan ng pansin. Dahil naisip kong baka may nakatawag lang ng pansin ng mga ito, kung kaya nagkahulan. Hanggang sa nakatulog na ako. Nang sumunod na araw, nagising ako dahil sa malakas na boses ng tatay namin. Galit na galit ito dahil nakita nila yung mga alaga naming aso na patay lahat kasama ang kanilang mga tuta. Nang bumangon ako ay doon ko nakita yung ikinagagalit ng tatay ko. Wasak ang katawan ng mga ito at wala ang kanilang mga laman loob. Sa probinsya namin ay lubhang napakahalaga ng mga alagang aso. Lalo pa at mapagmahal talaga ang tatay namin sa mga alaga naming hayop. At ang masaklap ay wala talaga siyang maisip kung sino maaaring gumawa noon. Dahil noon lang nangyari yung ganun sa amin. At mabait ang mga magulang namin. Wala silang mga nakakaalitan. At doon sa baryo namin, kapag may galit ang isang tao, ay talagang sinasabi na kung minsan pa nga ay naghahamunan at nauuwi sa isang duelo. Kapag matindi na talaga yung galit na nararamdaman nila sa isa't isa. Simula ng araw na yon, nang mamatay yung mga alaga naming aso, ay napansin kong biglang nagbago ng ugali ang tatay namin. Laging mainit ang ulo niya at hindi na siya palakibo. Isang araw nang papauwi ako galing sa paaralan, ay may napansin akong bakas ng dugo na nasa sanga at mga dahon sa may gilid ng daan. Kaya nagtaka ako kung bakit may dugo doon. At napaisip ako kung iyon ba ay sa tao. Pero hindi ko na sana iyon papansinin pa.
Kaso paglakad kong muli, ay may nakita pa akong bakas ng mga dugo. At mas marami iyon kaysa sa una kong nakita. Kung kaya, nakaramdam na ako ng kaba. Pero kahit may kaunti akong takot na nararamdaman sa dibdib, ay nangibabaw pa rin sa akin yung pagnanais ko na matuklasan kung ano ba talaga ang nangyari kaya may dugo doon. Kaya sinundan ko yung mga bakas. Sa patuloy kong paglalakad at paghawi sa mga makapal na halamang naroon, ay bigla akong may nakitang damit na pang itaas. Isa iyong t-shirt. Pero hindi iyon pamilyar sa akin. Kaya mas lalo pang bumilis yung pagtibok ng puso ko. Dahil ang naglalaro na sa aking isipan noong mga oras na iyon ay tao ang masusumpungan ko at kanya yung mga bakas ng dugo na aking nakita. Kung ano-ano na ang pumapasok sa aking isipan noong mga sandaling iyon. Naisip kong baka may bangkay na nakahandusay doon at tad-tad ng saksak. Naisip ko rin na baka mayroong pinatay na babae matapos gasain. At dahil sa mga bagay na yon, kung kaya, mas lalo pa ako na intriga, natuklasin kung ano yon. Kahit pa nagtatayuan na yung mga balahibo ko sa katawan dahil na rin sa takot. Maingat akong nagpatuloy sa paglalakad. Sa bawat paghawi din ng mga dahon at sanga ay naging maraan ako. At nang mapatingin ako sa aking dinaraanan, ay napansin kong mas parami pa ng parami ang mga nagkalat na dugo. Nang iba pa nga sa mga ito ay sariwa pa. Hindi ako tumigil. Dahan-dahan ako nagpatuloy. Nang biglang nakarinig ako ng mga pagkaluskos, nang una mo talagang maiisip, ay mayroon pang ibang naroon maliban sa akin ng mga sandaling iyon. At tila ba nagmamadali itong makaalis? Naisip ko kaagad na maaaring naramdaman ito yung pagdating ko. Gusto ko sanang bilisan para malaman kung sino iyon. Pero nag-alinlangan din ako. Nagdalawang isip ako dahil na rin sa takot. Nag-alala kasi ako na baka may hawak itong patalim o anumang armas. At kapag nakita ko siya, ay ako naman ang kanyang pagbalingan. Kaya minabuti ko na lang noon na tumigil. Huminto ako sa paglakad at naupong sandali. Nakiramdam ako. Nang wala na akong naririnig na may kumikilos pa, ay saka ako tumayo at nagpatuloy. Pinuntahan ko yung dako kung saan ko narinig yung mga pagkaluskos na iyon. At laking gulat ko nang bumulaga sa akin ang mga patay na manok. Kahit paano ay nakahinga ako ng maluwag pagkat hindi iyon ng katulad ng mga iniisip ko. Pero mayroon pa rin akong pag-aalala. Dahil ang paraan ng pagkakapatay sa mga manok ay nakakatulad ng ginawa sa mga alaga naming aso. Umuwi ako noon sa bahay namin na patuloy ko pa rin iniisip kung sino o ano ang gumagawa noon sa mga hayop. Una kong nasaksiyan ay yung mga alaga naming aso. Pagkatapos ng mga pagkakataong iyon naman ay yung mga manok. Yung pag-aalala at isipin ko na iyon ay hindi naman nakalampas sa mga mata ng nanay ko. Kaya nagulat na lang ako nang kanya akong biglang tanungin kung ano raw ang malalim na iniisip ko. May gumugulo raw ba sa isipan ko? Hindi kaagad ako nakasagot
Sandali ko pang pinag-isipan muna yung mga sasabihin ko kay nanay. Pagkat ayaw ko siyang mag-alala. Lalo pang at hindi maganda ang kalagayan nito. Mahina kasi ang puso ni nanay. Mula bata pa ako, ay iniinda na niya ang karamdaman niyang iyon pagdating sa kanyang kalusugan. Kaya ang tanging isinagot ko na lang sa tanong niya ay yung tungkol sa pag-aaral ko. Yun na lang ang tangi kong naisip na idahilan. Sa ganung paraan, ay hindi na siya masyadong mag-aalala pa at hindi maapektuhan ang kanyang kalusugan. Matapos kong sabihin na ang iniisip ko lang ay yung tungkol sa bagong project namin, ay nawala na ang pag-aalala sa kanyang mukha at tumango lang ito. Lumipas ang may 3 araw na walang nangyaring kakaiba. Kaya kahit papaano ay napanatag na ako. At unti-unti ko na sanang nakakalimutan yung mga nasaksihan ko. Pero bigla ko namang nakita ang tatay ko nang hindi sinasadya nang pauwi na ako mula sa paaralan. Nagtaka pa ako kung bakit siya naroon sa may Kakawayan. Namataan ko siya na nasa may gawing itaas ng burol. Agad akong yumuko upang hindi niya ako makita. Daan-daan akong lumapit upang check-in kung siya nga iyon at hindi nga ako nagkamali. Pero ano ang kanyang ginagawa doon? Tanong ko pa sa aking sarili. Isang paraan lang ang naisip ko para malaman ang sagot sa aking katanungan. Pero hindi ko rin gusto ang gagawin ko at kinakabahan talaga ako. Pero kailangan kong malaman. Kaya mas lumapit pa ako at akin siyang sinundan. Hanggang sa bigla siyang nawala at hindi ko na nakita pa. Kaya napaisip ako kung saan siya sumungot. Di nagtagal ay may narinig akong boses na para bang humihingal at para bang punong-puno ng pananabik. Sinundan ko yung tinig na aking naririnig. Nang hawiin ko yung makapal na dahong naroon, ay nagulat talaga ako. Pagkat naabutan ko si tatay, na nilalantakan na yung manok na buhay. Para siyang gutom na akala mo ay mauubusan at talagang nagmamadali. Nakita ko pang walang tigil na pumapatak yung dugo nung kaawa-awang manok sa lupa at humalo na yung lansa noon sa hangin. Hindi talaga makapaniwala sa akin na tuklasan. Pero paano nangyari iyon? Naisip ko. Bakit nagkaganon ang tatay namin? Hindi ko alam kung paano ako nakarating ng bahay. Dahil naglalakad ako na para bang wala talaga ako sa aking sarili, bunga ng aking nakita. Tanging iyon lang talaga ang naging laman ng aking isipan. Paano naging aswang si tatay? Yan ang paulit-ulit na tanong na naglalaro sa aking isipan noong mga sandaling iyon. At muling sumagi din sa isipan ko yung nangyari sa mga alaga naming aso. Naisip kong marahil kaya siya galit na galit ay dahil baka nalaman niya nung huli na siya rin pala ang may gawa noon. Na siya rin ang pumatay sa mga alaga namin at hindi ibang tao. Na marahil ay nakaramdam siya ng matinding awa sa mga alaga namin dahil mahal na mahal niya ang mga iyon. Dahil doon ay naisip ko rin na baka nawawala si tatay sa kanyang sarili sa tuwing siya ay susumpungin ng kanyang pagkaaswang. Na baka hindi niya talaga alam ang kanyang ginagawa.
Pero hindi ko rin maialis sa sarili. Naluba talaga ako mag-alala sa kung ano ang maaaring mangyari sa amin. Dahil naisip kong paano na lang kung sumpungin siya at kami na mismo ang kanyang pagbalingan. Habang iniisip ko ang mga bagay na iyon, ay biglang dumating si nanay. Nagkaroon ngayon bigla ng pagtatalo sa isipan ko. Kung akin na bang sasabihin sa kanya yung natuklasan ko. Ang hirap magdesisyon sa mga ganong pagkakataon. Dahil kahit 15 anyos pa lang po ako noon, ay masasabi kong matured na ako mag-isip. Hindi na ako isip bata at talagang tinitimbang ko kung ano ang maaari mangyari at kung ano rin ang makabubuti. Hanggang sa naisipan kong ilihim na lang muna ang tungkol sa bagay na iyon. Hindi ko alam noong mga oras na iyon kung tama ba ang naging desisyon ko. Pero naisip ko kasing mas mabuti na kung hindi sa akin iyon magmula. Kinagabihan noon, habang nakahiga na ako, ay patuloy na nagpapabalik-balik sa aking alaala yung tagpo na kung saan nilalapa ni tatay yung buhay na manok. Kaya hindi talaga ako dalawin ng antok. Hanggang sa nakarinig ako ng mga yabag at naramdaman ko rin yon sa sahig naming kawayan kung saan ako nakahiga doon sa silid naming magkakapatid. At nasundan iyon ng pagbukas ng pinto. Napaisip ako kung sino ang lumabas. Pero malakas ang aking kutob na marahil ay si tatay iyon. Hanggang bigla na lang parang may tumakbo sa paligid ng bahay namin ng paulit-ulit. At kasabay noon ay nakarinig din ako ng kakaibang tunog. Nakakakilabot talaga iyon. Noong ko lang narinig ang tunog na iyon sa buong buhay ko na nakapagpatindig talaga sa aking mga palahibo. Maya-maya ay napalitan iyon ng tila ba isang baboy na animoy nagpapalabas ng hangin sa kanyang ilong. Dahan-dahan akong lumapit doon sa may dingding ng aming bahay at pasimple akong sumilip sa may siwang. Pero bigo akong makita yung lumilika ng mga nakakakilabot na tunog na yon. Hanggang sa bigla na lang may humampas ng malakas sa kabilang panig ng dingding. Kung kaya, agad akong napalingon doon. At narinig kong muli yung mga yabag nung tumatakbo. Sa pagkakataong iyon, ay muli ko namang itinoon ang aking pansin sa may siwa at sumilip ako muli. Nahagip ng aking paningin ang isang lalaki na mayroong mahabang buhok. Nagtaka ako kung sino iyon pagkat hindi naman iyon si tatay. At mabilis na nagbalik sa alaala ko yung damit na aking nakita malapit sa mga patay na manok na siyang suot-suot ng lalaki nung mga oras na iyon. Nung puntong iyon ay naging malinaw na sa akin na hindi lang pala nag-iisa si tatay. Kinabahan ako. Pagkat sa sarili ko ang ama ay matinding takot na ang nararamdaman ko sa kung ano ang maaari niyang gawin sa amin kapag sinumpong siya ng kanyang pagkaaswang. Tapos ng mga sandaling iyon ay may iba pa palang naroon kasama niya. Dahil doon ay hindi na talaga ako nagdalawang isip pa. Dahan-dahan akong lumabas sa maliit naming silid at agad na pinuntahan si nanay. At nagulat ako nang maabutan ko siyang nakasilip din sa dingding ng kanilang kwarto at pinagmamasdan ang mga nasa labas.
Nang maramdaman niya ang pagdating ko, ay agad siyang napalingon. At nakita kong may luha ang kanyang mga mata. Nung oras na yon, ay hindi na ako nagtaka pa kung bakit siya umiiyak. Nalaman na niya ang tungkol sa kalagayan ng aming ama. At alam kong daramdamin niya talaga yon. Nagalala ako dahil sa kalusugan ni nanay na nung mga sandaling iyon ay nakikita kong parang nahihirapan na siyang huminga. Kaya akin siyang nilapitan at pinakalma. Ilang sandali pa ay nakarinig kami ng malalakas na pagpagaspas at nawala na yung mga malalakas na yabag ng tumatakbo. Napansin kong balisa si nanay at parang hindi pa rin makapaniwala sa kanyang natuklasan. At naramdaman kong nanlamig si nanay at nangina. Pero magkagayon pa man ay pinilit niyang makatayo na nakahawak sa aking mga braso. Pinuntahan niya mga kapatid ko at ginising. Hindi naman ako nagtanong pa kay nanay kung ano ang nasa isip niya. Nang magising ang dalawa kong kapatid, ay sinimulan na niya ang mag-impake. At nagtaka ako sa ipinakitang lakas ng loob ni nanay. Kahit madilim, dala ang flashlight ay umalis kami noon ng bahay. Habang ako naman ay nag-aalala na baka makasalubong pa kami ng aswang sa daan. Tuwing magtatanong ang mga kapatid ko, ay matipid lang ang sagot ni nanay. Hindi ko talaga makakalimutan yung mga sandaling iyon. Ang lamig ng simoy ng hangin at ang dilim ng daan. Takot na takot talaga ako lalo pa nalalaman ko nang may mga aswang na naglipa na sa baryo namin at isa na doon ang aming tatay. Na nawawala pala talaga sila sa kanilang mga sarili sa tuwing susumpungin. Na parang mga baliw na tumatakbo palibot sa bahay namin. Na gumagawa sila ng mga kakaibang bagay. Nakahinga lang talaga ako ng maluwag nang marating na namin ang bahay ng mga magulang ni nanay. Takang-taka sila lolo at lola kung bakit napasugod kami ng alanganing oras. Pinatulog naming muli ang dalawa kong kapatid at nag-usap-usap sila ng masinsinan. Ipinagtapat na ni nanay sa mga magulang niya ang tungkol kay tatay. At sinuporta naman nila ang desisyon ni nanay na iwan na ito. Pagkat nag-alala talaga siya para sa aming kaligtasan. Binigyan kami nila lolo at lola ng pera upang makaluwas ng Maynila. Nakituloy kami noon sa panganay na kapatid ni nanay. At yan ang dahilan kung bakit dito na rin ako namuhay sa Maynila. Dito na ako nakapag-asawa at nagkaroon ng sariling pamilya. Hindi ko na muling nakita pa ang tatay namin mula noon. Pero makaraang ilang taon, pagkatapos naming umalis ng probinsya, ay may nakarating sa aming mga balita na sunod-sunod na ang mga nangyayaring patayan doon sa baryo namin. At nung huli, ay nag-asawa na ng panibago ang tatay namin. At doon na nanirahan sa lugar ng babae na ang sabi ng mga kamag-anak ni nanay ay may lahi din umanong aswang. Si nanay naman ay hindi na muling nag-asawa pa. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin talaga sa akin at maging sa mga kapatid ko kung paano naging aswang ang tatay namin. Inala nila nanay ay baka nahawaan lang ito dahil matagal din sila nagsama ni tatay. 16 na taon din. Pero wala naman siyang matandaang nagpakita ito ng mga senyales ng pagiging aswang, kundi nung huli lang. Hanggang dito na lang po Sir PB ang kwento kong ito at sana po ay inyo ring magustuhan. Maraming salamat po.
At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.